Pinanata naman ni Manila Mayor Isko Moreno ang ilang kandidatong nangangampanya raw sa simbahan. Si Bongbong Marcos naman, unti-unti na nga bang nakakuha ng boto ng mga Bicolano? Magbabalita si Romel Lopez. Walang solid north, yan ang napatunayan ni Manila Mayor Isko Moreno sa paglilibot niya sa balwarte ng mga Marcos sa norte. Sa ating mga kababayan, kung ako'y magustuhan nila, kung ako'y susuportahan nila, kundi mang kalabisan, humingi ako ng extra effort. Tinapos ni Yorme ang kanyang pag-iikot sa norte sa motorcade at town hall meeting sa Tabuk, Kalinga nitong Sabado. Dito, hindi niya napigilang magpatutsada sa kandidatong ginagamit daw ang simbahan sa pangangampanya. What is abnormal is the House of God became the rally point or rally area. Nandoon ang mga poster, nandoon ang sigawan. Katoliko rin po kami, hindi lang po kayo ang may-ari niyan. Yan po ay pag-aari ng lahat. Si Bongbong Marcos naman tuloy ang pag-iikot sa balwarte ni VP Lenny sa Bicol. Nitong Sabado, inikot niya ang Masbate na pinangakuan niyang bubuhayin ang turismo kung papalaring maging pangulo. Tiniyak naman ni Masbate Governor Antonio Co na 17 mayor mula sa 21 bayan sa probinsya ang suportado ang Uniteam. Ang running mate niya na si Mayor Sara Duterte may sariling lakad sa Maynila. Binisita niya ang mga Muslim sa Golden Mosque kasama si Herbert Bautista at Robin Padilla. Dumiretso rin sa Pasay si Inday Sara kung saan inendorso siya ng presidente ng mga liga ng barangay. Kahit sinabi noon ng DILG na bawal mag-endorso ng kandidato ang mga barangay official. Bagay na dinepensahan mismo ng ehensya. Present din mismo sa event si DILG Undersecretary Martin Dino. Yun pa rin ang sinasabi ng Omnibus Election Code na tungkol dyan sa pinatutupad nila, no? Barangay isa political. Pero siyempre, ang ano naman natin dito, sabi ko nga, kasi ito yung pinakamagandang venue. Just imagine, nag-gather mo lahat ng kapitan sa buong Pilipinas. Nagpaalala naman ang Department of Foreign Affairs na dapat apolitical din ang kanilang mga kawani ngayong halalan. Ito ay matapos biglang pauwiin si Philippine Ambassador Adnan Adlonto galing sa Saudi Arabia matapos mag-viral ang video ng asawa niya habang nangangampanya para sa BBM Zara Tandem sa Riyadh. Iniimbestigahan na ng DFA ang insidente lalo na't malinaw na paglabag daw ito sa Omnibus Election Code at Overseas Voting Act. Para sa 1PH, Romel Lopez, News 5.